Ano, kaibigan layo? Kumusta ka na? Magaling na magaling ka na ba? Bakit? Nihihinaan ka ba sa akin, Deckard? Heto, tanggapin mo! pwede na! Sa nakalipas na ilang linggo, nanatili pa kami dito sa Ehipto. Dito, sa matayog at napakayamang syudad ng mga taong bato. Tuluyan ang nakabalik sila sa itaas ng buhangin. Masasabing kamangha-mangha talaga ang pisikal na itsura ng syudad na ito. Lalo na kapag nasisikatan ng araw. Para bang napakalaking ginto ito sa napakalawak na desyerto. Ibang klase. Kagaya ng ginagawa namin ngayon ni Deckard, ganito rin ang ginagawa ng mga kasamahan ko. Umagsanay at mas magpalakas. Araw-araw kami nagsasanay habang nagpapagaling sa mga natamang pinsala mula nung nakaraang digmaan. At syempre, paghahanda na rin sa bagong paglalakbay at misyon. Bagong paglalakbay at misyon? Ay, sigurado ako. Mas mahirap at mas mapanganib ito. Dito pa nga lang eh, kamunti ka na akong mamatay. Talagang makunat lang doon lahi ko. Totoo naman kasi, kakaiba ang pagkatao ko. Teka, ano nga bang tawag sa akin? Tao ba ako? Aswang? O anghel? Ay, ewan. Basta alam ko sa sarili ko ang pinaglalaban ko. Gusto ko ng balanse ng mundo. Para naman mapamuhay ang lahat ng payapa at tahimik. At syempre, makasama ng walang problema ang pamilya ko. Sina boss, ami, tsaka syempre yung mga kaibigan kong ugok. Hindi ko na kasi naiisip ang mga magulang ko. Bukod sa mapatay na sila, wala rin akong masabi. O kahit nararamdaman naman ng para sa kanila. Ewan. Tawa na! Kaibigan Leo! Awat na! Ikaw na panalo! Oh, grabe! Partido, halos magamit ko ng buong lakas ko. Bilang druid na yun, ha? Pero walang-wala ako sa'yo. Ikaw na talaga! Baliw, malakas ka rin, Deckard. Ibang-ibang lakas mo kumpara sa mga kagaya nating kakaibang lahi. Pero salamat sa'yo, ha? Sa inyo, tinulungan niyo akong gumaling. At ito, mas lumalakas pa. Ano ka ba, Leo? Kami nga dapat magpasalamat sa inyo eh. Dahil kung hindi sa inyo, malamang tuluyan na kaming naubos sa ilalim ng buhangin. Kaya salamat. Saan mo kami na mga taong bato ay kakampi at tutulong sa samahan niyong hukom. Salamat, Deckard. Salamat sa inyo. Oo siya, rama ng kadramahan. Magpahinga ka na, ha? Maganda ka na din. Mamayang gabi, magkakaroon tayo ng salo-salo. Ayos ba yun? Pasasalamat namin sa inyo. At para na rin para sa pag-alis niyo bukas. Ano ka ba, Deckard? Hindi niyo na kailangan gawin yun. Wala lang yun. Oh, hindi ah. Bukod sa pag-alis niyo. Syempre, hindi pa kami nakapagsasaya. Para naman ipagdiwang ang muli namin pagbabalik dito sa itaas ng lupa. Buhangin pala. ganun. Sa bagay. Mukhang masaya yata yan ah. Sige, mamaya na lang. O siya, mamaya na lang kaibigan. Nauna na si Deckard. At ako naman, nanatili lang sa malaking lugar na iyon. Isang malaking lugar na sanayan ng mga taong bato. Nagmuni-muni, napaisip. Hindi mawala sa isip ko yung nangyari sa akin noong nawala ang malay ko noong kaharap namin sin Azrael, Samael at Diablo. Ibang pagkatao ko ba yun? O ako pa rin yun? Kung ako man, bakit hindi ko maalala? Bakit hindi ko nakontrol ang sarili ko? Bukod doon, meron pang sinabi si Pinuno kina Boss na baka bukod sa pagiging aswang ko, meron pa akong isang katauhan na anghel naman. Pero hindi naman daw siya sigurado. Buong akala ko, magtutuloy-tuloy na ang paglakas ko. Yung wala ng aberya ba? Tapos makakasabay na ako sa malalakas pang kalaban namin. Pero habang tumatagal,
mas lalong lumalala ang mga nangyayari. Nararamdaman kong parang may nakatagong kung ano sa loob ko, na anumang oras ay parang bombang biglang sasabog. Isa pa sa gumugulo sa isipan ko. Sino at anong klaseng mga nilalang kaya ang mga pinapahanap sa amin ni Pinuno? Ang bago naming misyon. Mga anghel na nagkasala. Mga anghel. Ngunit mas matindi pa ang naging kasalanan kay Leandro Mortis. Sa ama ko. Gaano nga ba sila kapanganib? Literal na masasama ba sila? At totoo rin bang papanig sila sa dilim? Sa mga aswang? Hindi ko alam. Masyadong magulo. Nakakakaba. Pero ang nasisiguro ko lang, alam kong napakalalakas sila. Bumalik na ako sa kwarto ko at naabutan ko si Ami doon. Leo, bakit hindi ka kumakatok? Ami! Lumabas ka! Pumikit ka! Hindi ako nakagalaw. Nanigas ako at parang napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nakita ko si Ami. Nakubo. Ang sexy. Ibang klase. Sa isang iglap, biglang lumutong ako at tumilapon patungong labas. Bumalibag ako at nasarado ng malaksang pinto. Pero kahit ganun, para bang namanhidang bukong katawan. Nakangiti lang ako. Maya-maya pa, bumukas na ang pintuan. Hoy, lalaki. Pumasok ka na nga. Sumunod naman ako. Bakit ba kasi hindi ka kumakatok? Abay, kwarto ko rin kaya ito. Baka nakakalimutan mo. Eh, miskina. Alam mo naman babae yung kasama mo eh. Sus, tsaka bakit ka ba ano? Paano ano pa dyan? Para namang hindi ko pa nakita yan ah. Isang malakas sa pwersa gamit ang kapangyarihan ni Ami ang natamo ko. Rico! Isa, hindi ko gusto yung tabas ng dila mo ha? Rico! Sorry na, God bless. Sorry na, pasensya na. Pasensya na, God bless. Hindi na maulit, ito naman, binipiro ka lang eh. Ewan ko sa'yo, maligo ka na nga, magbis ka na. Kainis, kairita, asa ka. Ito na, maliligo na. Pero may naisip ako. Paliguan mo kaya ako, mahal? Isa! Ha! Joke lang, heto na. Maliligo na, mahal na kamahalan. Mabuti na lang talaga at nandito si Ami, pati na yung mga kaibigan ko. Dahil kahit papaano, gumagaan ni loob ko at nakakalimot sa mga problema kinaharap namin. Nakakataka sa realidad kahit sa mga ganong klaseng bagay lang. Matapos maligo ay nagbihis na ako ng kagaya ng kasuotan ng mga taong bato. Halos terno kami ni Ami. Pero syempre, tinakban ko ang kanyang harapan. Gusto ko, ako lang makakakita nun. Lah, asa sila? Nung lumabas na kami, grabe, mas malaki ang kasiyahang ito kumpara nung una. Kahit gabi na at madilim, sobrang daming ilaw at ang liwanag ng buong syudad. Maya't maya ang mga paputok sa itaas ng kalangitan. Ang galing, hindi ko inasahang may mga fireworks din pala sila dito. Pero kasi ibang iba yung sa kanila dito. Grabe, ang lalaki tsaka mas maliwanag. Puro sayawan, tugtugan, inuman at kainan lang ang makikita sa buong paligid. Doon ko na nakita si Gustavo at Elena. Oh, Ami, sa'yo tayo doon oh. Tara, andun si Diana. Halika, dali. Iwanan natin yung mga lokolokong yan. Doon muna ako, Leo. Sige lang, enjoy kayo doon. Nang lapitan ako ni Gustavo, sumulpot naman si Andrew. At laking gulat ko nang punong-puno sila ng ginto sa buo nilang katawan. Hoy! Gukuloko kayo! Saan nyo nakuha yan? Baka makita kayo ni Deckard. Sira ulo kayo, isulin nyo yan! Ang dami kong pinagsasabi sa kanila. Basta naseremonan ko sila. Hoy! Bata!
Eto ala ko, uminom ka na nga. Wala ka ng kasiyahan sa katawan mo. Nakita ko si boss at halos masilaw ako sa mga gintong meron siya sa katawan niya. Diyos ko, mas marami ang kanyang suot kumpara sa dalawang mokong. Wala akong masabi. Seryoso ba sila? Oh, kaibigan Leo. Bagay sa iyong suot na yan ah. Parang bagay sa maging taong bato. Huwag ka na kayang umalis. Dito ko na lang. Naku, kung pwede lang kaibigan Deckard, hindi na talaga ako aalis. Kaso alam mo naman eh. Ah, siya nga pala Deckard. Pagpasensya naman na itong mga to ah. Hindi ko alam kung saan nila ito nadampot. Pero ibabalik nila yan. Ako bahala. Naku, ano ibabalik ka dyan? Parang binastos niyo na rin ako niyan. Ang ginawa niyo yun. Handog ko yan sa inyo, ano ka ba? Tuluyang bumuka ang bibig ko nang makita kong binubuhat ng mga filios ang napakaraming baul-baul na malamang sa malamang inaglalaman ng napakaraming ginto. Literal na madami. Kibigang Leo, may sasabihin ako sa'yo. Pero sikreto lang to ha. Naalala mo ba yung malaking salid na naglalaman ng ginto? Yung pinaglalagyan dati ng mata ni Gisa? Ah, yun ba? Oh, Deckard, bakit? Naalala mo yung mga ginto doon? Kapiranggot lang yun sa tunay na yaman namin. Kumindat sa akin si Deckard. Alam mo ba, lahat ng gusali rito, may halong ginto ang mga yan. Bukod dyan, may mas marami pang ginto ang nakatago dyan. Pero hindi ko na yun sasabihin sa'yo. Sikreto ko na yun. Hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni Deckard. Hanip na yan. Literal na napakayaman nga talaga ng syudad na ito. Kung iisipin, siguro kaya na nilang mabili ang buong Pilipinas. Ibang klase. Pero Leo, utang ko rin yan sa'yo. Ano ka ba? Yung pagtulong namin sa'yo, hindi mo na dapat bayarin yun. Itutusin, nagtulungan lang naman tayo. Tsaka mission din naman namin yun. Hindi yun, ano ka ba? Baka nakakalimutan mong hinaman kita dati, di ba? Nabuksan mo ang gintong pintuan. Natangin kami lang ng lahi ko yung nakakagawa. Hindi ba sabi ko kapag nabuksan mo yun, bibigyan kita ng katumbas sa gito ng pintuang yun? Kaya yan na. Sus, seryoso ka ba? Naku, Deckard, hindi na kailangan... Laking gulat ko nang binatukan ako ni Boss. Si Andrew naman, kinagat ako sa kamay. Si Gustavo, tinakpan ang bibig ko. Naku, huwag mong pakinggan to si Leo, my best friend Deckard. Lasing to, hayaan mo na. Kaya kung ano pinagsasasabi, huwag mo nang pansinin Deckard. Huwag mo nang pansinin. Oo nga kaibigan Deckard, paglasing to kasi, mahilig magbiro. Halos masamid pa ako dahil pinalaklak sa akin ni Boss yung inuming hawak niya. Mabuti pa Deckard, halika, may sasabihin ako sa'yo. Lasing na yan si Leo, huwag mo nang pansinin. Oh, ganun ba? Oh, sige. Oh, mga taong ba to? Mga filios, magsaya pa tayong lahat. Kumain at uminom kayo. Ubusin niyo yan lahat. Nagsigawan ng mga tao. Grabe, maloko na to. Basta pera talaga eh, nagkakasundo-sundo. Pero sa bagay, okay na rin yun. Pagka-uwi namin sa Pinas, parang gusto kong bumili ng Corvette. Dodge Challenger kaya? O kaya dalawa na lang? Ay, bigla tuloy ako na-excite. Nagpatuloy ang kasiyahan sa buong siyudad. Walang humpay na inuman, sayawan at tawanan. Sobrang saya ng mga tao ba to? Pati na ang mga filios. Siyempre, buot sa nagtagumpay kami, tapos walang namatay ni isa sa amin, mga nasugatan nga lang, malaki ang bonus na makukuha nila. Tapos syempre sa taong bato naman, kahit sabihin na nating marami ang namatay sa kanila, kahit papaano, hindi na sila kailangan pang magtago. Kaya na nilang mamuhay ng payapa at tigtas, natapos na rin ang pangamba nila sa mga Anubis. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Ang galing, meron ding inumin na para sa hangover ng mga taong bato. Isang kutsara lang, tanggal ang hilo at pagsusuka namin.
Yun nga lang, napakpait ng lasa. Tsaka ang baon ng hininga namin. Dahil siyempre sa alak. Balik na sa trabaho ang mga taong bato. Siyempre marami pa rin mga nasirang gusali sa kanila. At siyempre muli nilang bubuhay ng ekonomiya. Yung iba sa kanila, mangingisda. Tapos yung iba naman magtatanim. Yung iba, mag-aalaga ng hayop. Tapos yung iba magsasanay. Yung mga bata naman, tuturuan nila ng edukasyon. Talaga kampante kami na makakaalis na kami. At alam namin na maayos na sila. Nauna na nga pala ang mga filios kanina pa. Sa pagkakataong ito, hindi na namin isasama sa bagong paglalakbay ang mga filios. Kabilin-bilinan ni Pinuno na mas maigi kung kami na lang. Kaya ayun, pinauwi na namin sa Pilipinas ang mga filios. Siyempre kasama na ang ginto namin. Mabuti rin at walang nasira sa barko namin. Kaya kampante rin kaming ligtas silang makakauwi. Tsaka siyempre, yung ginto. May iwan na sila. Wag lang yung pambili ko ng mga sports car. Paano ba yan, mga kaibigan? Hanggang sa muli, kami ng mga taong bato, taos pusong nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo, Deckard! Dahil kung hindi rin sa tulong nyo, hindi natin matatalo ang mga Anubis. Hanggang sa muli, Deckard. Kung totoo man ang propesiya, kung mangyari man yun, mga kaibigan, kami na mga taong bato, asahan nyo kami sa digma ang sinasabi ninyo. Tapos na ang mga Anubis. Susunod na magbabayad, sina Diablo at ang mga aswang. Doon na kami nagpaalam sa syudad ng mga taong bato. Mabuti na lang din at hindi na kami maglalakad pa ng pagkalayo-layo. Ilang araw din kasi ang layo patungo sa karagatan. Anong nangyari kasi, sumakay kami sa isang parang kalesa na para sa buhangin. Pero ang naghihila ay mga alaga ni Deckard. Ang galing, nakakamangha. Mabilis kami nakabalik sa karagatan. Sumakay ng yate at muling naglayag. Ano mga anak? Isang misyon na naman ang natapos natin. Handa na ba kayo sa panibago? Gumuhit ang ngiti sa aming lahat. Natuwa at nasabik. Handa na kami. Tinatanong po ba yan, boss? Handa na, boss. Siguro naman, alam niyo na na mga anghel ang makakalaban natin sa pagkakataong ito. Pero, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Iba to sa mga misyon na napagtagumpay na natin. Maaring ito ang simula. Maaring dito na tayo mabawasan ng miyembro. At maaring, heto na ang huli nating magiging misyon. Sabi ni Pinuno, hindi biro ang lakas ng mga anghel. Maaaring kasing lakas sila si Diablo, o mas malakas pa. Lahat ng mga natutunan nyo at nalalaman sa pakikipaglaban, gamitin nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang sumagot sa amin. Pero alam namin sa sarili namin na handa na kami sa kung anumang kalalabasan ng misyon na ito. Napansin kong iba ang direksyon ng yate namin kumpara sa dinaanan namin nung papunta kami rito. Pero boss, saan po pala tayo ngayon? Saan po ang punta natin? Ay! Oo nga no, Diana. Hindi ko pala nasabi sa inyo. Dadaan tayong Suez Canal. Kung pamilyar kayo sa tinatawag nilang Bermuda Triangle, doon ang destinasyon natin. Walang sinabi si Pinuno tungkol doon. Ang sabi lang niya, doon daw natin matatagpuan ang isa sa pitong mga nagkasalang anghel sa lupa.